What's up mga bro? Okay, bago tayong ano ngayon, item. Intercom galing kay Ijaz, pinadala niya tayo. So last few weeks yata ago, yeah? Oh, medyo matagal na. So parang last week dumating yan, ginawa ko na agad siya ng ano, ng unboxing. O yung setup sa helmet, yan, naka-setup na ngayon. Hindi ko lang mapakita kasi nasira yung Hero 5 ko eh. Wala tayong front cam ngayon. So thank you kay Ija sa ano, pagpapadala nitong bagong intercom unit. Dalawa to, kasama yung kay OBR. Kasama ko si OBR ngayon eh. Hi OBR! Hello! Naka-maximum volume to para dinig na dinig siya. O yan, gala lang kami ni OBR dito sa Clark. Para ma-review ko din tong item. Yan. Takbo lang tayo ng 60. May speed limited sa Clark. Hindi ka pwedeng lumagpas ng 60 dito. Hulihin ka dito. Takbo 60 lang. So, pakita ko muna sa inyo yung process kung paano ko siya in-install sa helmet. Kung paano ko siya sineta, pin-air sa kanya yung dalawang intercom. Tapos kung paano ko siya kinonek sa cellphone. Napanoorin nyo muna para may idea na kayo. Alright, ito na yung pinadala sa atin ni Ijaz na bagong unit ng Q2. So, dalawa siyang piraso. Ayan. User manual. Tapos ito yung unit. Dalawa siya. Ayan. Mapapansin niya, meron siyang similarity sa itsura ng ano, no, nitong Q7. Ito Q7 to eh. Ito, pwede kang mag-connect ng up to 7 na intercom. Ito kasi, dalawahan lang. Sila lang dalawa, yung pwede may connect sa isa't isa. Ang difference lang niya, wala siyang ano, yung A and B button. And dyan mo kasi i-connect yung ibang riders dito sa Ijaz Q7. Itong Q2, yan, volume up and down lang. Tapos yung sa phone, ito, pwede may connect to sa phone. Tapos yung, para mapag-connect mo silang dalawa, ito yung button. Tapos FM button din to. Makasama naman yung accessories, headset. Ayan. Dalawang headset. Isa para dito, isa para dito. Yung headset niya, makapal na yung ano niya, foam. So maganda to sa helmet na meron ng ano, speaker cutouts. Kasi mahirap pag yung walang ano ng ano, parang ganito. Ayan, mayroong ganyan dapat. Kasi makapal siya. Ayan, napansin niya makapal siya. Unlike dun sa headset nung Q7, ito lang siya, manipis. Ayan. Pwede mo naman gamitin to kung sakali na naka-install na sa helmet mo. Pero ako, ito na yung gagamitin ko kasi bago eh. Tapos may kasama siya na USB charging cable. USB-C siya. Ayan, para yan dito sa... para ma-charge mo. Ito, charge ko na to. Bago nyo gamitin, i-charge nyo muna. Ayan, dito siya. USB-C. Ayan. Tapos ito naman, ikakabit mo dun sa speaker pockets ng helmet na paglalagyan mo. Kasi velcro yung ilalim nito. So, lalagay mo yan dyan. Para hindi siya matatanggal. Ayan. Velcro type. Tapos ito ang dalawang klase ng mount nya. Ayan, pwedeng nakaipit sa helmet. Ayan, ipit nyo ganyan. Tapos pwede rin na adhesive type. Ayan, double sided tape to. So, maganda siguro sindihan nyo ng lighter, painitin nyo ng konti kung ito yung gagamitin nyo, para mas makapit yung double sided tape nya. So, meron naman yung arrow. Ayan, yun yung itatapat. Tapos sasaksak nyo ganyan. Ganyan sya. Mas maganda to, mas flat. Unlike dito, yung malayo yung space niya. Try natin sa helmet ko. Helmet ko kasi pwede dito. Pwede yung suksok dito. O saksak lang natin dito. Sa dating pwesto nung...
Yan, sakto lang siya, oh. Ganda yung fit. Yan, yan yung mounting niya. So, kabit mo na lang yan dyan. Di ba, mas maganda yung fit niya. Mas flat. Tsaka itong ilalim niya, flat din siya dito. Hindi siya sobrang nakababa. Kagaya na. Hindi kagaya nito. Ayan, naka-julotang siya. Nakabitin natin itong headset niya dito sa helmet ko. Lagay muna natin ito. Ayan, para dito. Ayan, yan, yan. Pero mas maganda lagay natin dito. Para sakto yung sukat. Ayan, sakto naman yung sukat niya. Ito. Sa speaker pockets, lagay muna. Yan, tapos saan natin gabi itong dalawa niyang speakers. Meron tong mahaba at maiksi. Yan, mas mahaba itong isa, itong wire. Ito yung para dito. So yung maiksi, nandito sa kabilang side, mas malapit. Gabit na natin to. Yan, medyo nakalutang siya. Tapos itong isa. Yan, sakto lang naman. Ang nakalutang lang yung mismong foam nitong ano, speaker. Yan. Tapos itong wires na to, siguro isuot natin dito. Yan, pwede nyo lagyan ng ano, ng electrical tape para mas maimes na cable management. Ito naman ang microphone niya. Pwesto lang natin dito. Siguro dito. Nandiyan na siguro. Lipat ko na lang sakaling mahirap ikabit yung paddings. Pwede naman ilipat eh. Pero dyan na lang muna yan. So ito, cable management na lang. So, dito nalulusot yung ano natin, kable natin. Papunta sa intercom. Dito yung intercom. Ah, medyo naayos ko na makable nitong kabilang speaker. Nandito sa loob nito. So ito yung mga kable. Suot dito. Ah, bali ganyan na may itsura nya. Kaabit ko rin pala to, itong microphone ko. Ito yung ano ko eh, dual microphone ko pang vlog. And ito yung papunta sa action camera. So ito yung mic ko, ito yung mic papuntang isang speaker ng intercom para marinig yung boses ni OBR pagka nagre-record ako sa ano or nagvo-vlog ako. Ang kaabit natin yan dito, somewhere dito sa loob. Tapos ito yung dito. Nandito na siguro. Yan. Dual mic. Gumawa nito si M3 Moto. Pwede nyo dyan ma-order sa Shopee. Yan, suot natin dito. Tapos patong natin dito sa babaw ng speaker. Andyan. Yan, okay na, nakabit na yung mic natin para sa intercom, sa speaker. Bit ko na ulit dito. Yan. Gusto ito, dito na lang to. Siguro dito, somewhere dito. Ayusin ko na lang.
Ayan yung setup ko ng ano, vlogging na naririnig yung kausap sa intercom. So turo ko naman sa inyo yung mga functions niya. Tapos i-pair natin itong dalawa. Tapos syempre i-pair ko din sa phone. Lahat naman ang babanggitin ko dito makikita niya sa user manual. Dali lang naman siya intindihin. So yung functions niya, ito yung indicator light. Ito yung volume down, volume up. Ito yung power button. Tapos dito mo rin i-connect yung sa phone via Bluetooth. Tapos ito yung intercom button, FM button. Tapos ito yung saksakan niya ng headset. Ayan ito. Ito naman yung charging port. Ayan, charging port niya. USB-C. So para ma-on natin siya, pindutin lang natin ito lang press. Hanggang sa umilaw yung indicator light. Ayan, naka-on na siya. On din natin tong isa. Ayan, may tunog yan. Nakabit natin ito para marinig nyo. Para naman may off natin siya, pindutin nyo ito tsaka ito ng sabay. Ayan. Napatay na siya. Ulit. Off. EGS button tsaka itong FM intercom button. Ayan. Off na yung indicator. Naka-off na siya. So on. Long press to. Ayan, ako na siya. Pumucheck naman kayo ng battery level. Pipindutin nyo itong adjust button tsaka itong volume button. Sabay, long press din. Battery level high. Narinig niya, sabi niya, battery level high. Battery level high. Tapos, syempre makikita nyo rin dito sa indicator light niya kapag nag-flashing na red, yung sabihin na malulobat na. Yun, i-pair naman natin siya. So sa pagpe-pair, pipindutin lang natin to. Ito kasi yung intercom button. Yan, sabay. Flashing yan ng mabilis, red-blue. Yan, narinig niya yung sabi niya, intercom pairing. So automatic na yan, magpe-pair na siyang dalawa. Yan, sabi niya. Pairing successful, intercom connected. Yan, connected na itong dalawang to. So magkakarinigan na yan. Yan, pagka-in-off mo naman yan. Siyempre, hindi pa siya magka-connect agad. So, off muna natin. Ayan. Off. So, on natin. Ayan, naka-on na. So, hindi pa yan magka-connect. Kailangan mong pindutin to. Either kung alin sa inyo. Para mag-connect silang dalawa ulit. Ayan, nag-connect na. So, ganun yung gagawin nyo every time na i-open nyo yung intercom. Re-reconnect nyo lang. Pero hindi nyo na kailangan i-pair kasi magka-pair na sila. Ganun din naman yung sa Q7. Ipindutin nyo yung A button para mag-connect sila. Pag after ma-on. Tapos para ma-disconnect mo naman siya, pindutin mo lang din to. Ayan, nag-disconnect na. Connect ulit natin. Na-connected na. Tapos yung volume niya ito, pwede niyang lakasan sa kahinaan. Todo natin. Maximum volume. Yan, maximum volume na daw. Maximum volume na rin yan, yung kabila, yung sa akin. Ngayon, pwede nyo rin itong i-connect sa ibang intercom. Ganito, ayan, ang Q7. Pwede mo i-connect yan dyan. Kaya lang, madi-disconnect na siya dito sa pairing nito. So, kailangan mo pa siyang i-pair ulit. So, maganda kung dito mo lang siya gagamitin, silang dalawa lang yung magka-connect. Pero pwede mo yung gawin yun, magpe-pairing ka nga lang ulit. At unlike dito, pwede mo siyang i-connect dito sa AB, yan, AB button. So, hanggang 6 pwede. Yan ang kagandaan dito sa Q7.
7 na or 6 mang ano, pwede mo i-connect sa isang intercom. Ito, sila lang dalawa talaga yung pwede mo i-connect sa kanila. Pwede naman sa iba, kaya lang, yun nga. Kailangan mo ulit mag-pairing. Off na natin itong isa. Ito na lang, connect natin to sa phone ko naman. Siyempre, on lang natin yung Bluetooth muna ng phone. Yan, ako na yung Bluetooth ng phone ko. Long press natin tong eject button or yung call button para mag-pairing siya sa Bluetooth. Sa phone. Yan, sabi niya, phone pairing. Yan, lalabas yan dito. Hindi lang masyadong makita, pero yan, Q2. Tapos pindutin lang natin. Yan, nakalagay pairing. Yan. Allow access. Pair. Pairing successful daw. Connected for calls and media audio. So yan, pwede na tayong mag music dito. Or mag-play ng YouTube. Maririnig nyo sa intercom nyo yun. Try natin mag-play ng video. Ito yan. Magana siya. Tapos pag gusto nyo i-next, haba, next video, long press nyo lang to. Yan, nag-next video na siya. Balik natin. Bumalik siya dun sa naunang video. So, ganun din pag music, ganun lang din yung controls niya. Long press sa next, tapos back yung isa. Ito. Tapos pag single lang ang pindot, hina lang yung volume. Ayan, hihina lang. Ayan, maximum volume na ulit. Okay na, na-pair na natin to. So ito na yung kakabit ko dito sa helmet ko. Ayan. Ayan, halimbawa pag may tumatawag sa inyo, nakakonnect to sa phone nyo. Ayan, pag nakakonnect. Automatic siyang mag-answer ng tawag. Ito. Within 8 seconds. Pwede nyo rin sagutin. Pindutin nyo lang to. Tapos kung gusto nyo i-decline, press nyo, i-long press nyo to para mag-decline yung tawag na kung sino man na tumatawag sa inyo. Pwede nyo rin gamitin to sa voice assistant. So, turn on nyo lang yung voice assistant sa phone nyo. Tapos i-long press nyo lang to ng ano, itong phone button. Mag-activate na yung voice assistant. Sa mga maps, yung mga ganun, pwede yun eh. Alam ko. Try naman natin yung FM. On muna natin siya. So para ma-open yung FM, double click nyo lang to. Yan, sabi niya, FM radio. Hindi ko lang narinig niya. So, open nyo din yung antenna para mas malakas. Yan. Sintayin lang natin na mag-search siya ng ano, FM station. Yan. Negative, positive man yan mga kabais. Yan na, FM na. Para ma-off nyo naman, double click nyo lang din. FM radio off. Yan, off na. So yung FM mode nito, pwede mo siyang gamitin habang nakakonnect sa intercom. So pwede pa rin kayong mag-usap ng kausap mo sa kabilang intercom habang nag-FM ka. Pero hindi niya manirinig yung narinig mo sa FM. Pwede siya mag-FM, pero yun nga. Pwede kayong pumili ng kung anong music yung gusto niya pakinggan. Sa FM nga lang. Pagka kasi sa phone ka nakikinig ng music, bawa nag-play ka ng music sa phone mo, automatic mamamatay yung connection mo sa intercom na kabila. Yan, wala siyang music sharing. Tapos yung paglipat naman ng radio station, long press niya lang din to. Yan, long press. Yan, para lumipat ng radio station.
So ito, setup ko na lang to sa helmet niyo, BR, tapos okay na to. Test ride na namin. Ito yung Aqua Planet, oh. Dito ako gumawa ng ano eh, kami ni Jexter. Gumawa ng intro. Yung intro ko sa vlog. Yan, dyan yun, doon. Punta doon. Aqua Planet. Ayun, so far okay naman tong intercom. Yung volume nito tinodo ko. Parang ayun, marinig si OBR doon sa setup natin sa Insta 360 na audio. Maka dual mic nga ako, diba, yung gamit ko no pinakita ko. Yan, mabibili nyo sa Shopee yun. Lagay ko yung link sa description. Lagay ko tayo dito. Pansin ko to, mas matreble yung tunog niya. O baka dahil lang sa nilakasan ko kasi yung ano eh, yung volume, maximum volume. Eto nga, BR. Hello. Parang lakas eh, no? Try ko hinaan. Yung buttons niya madali namang pindutin kasi minus plus lang eh. Eto nga, B. Hello. Yan, okay na. Halo, same lang din. Pero feeling ko parang mas malakas to pag naka full volume. Pares lang, mas makakonting matreble lang siya. Yeah, pero okay naman, sobrang linaw. Malinaw yung ano niya, audio niya. Yung dati ko palang gamit, yung una namin gamit ni OBR na binili, yung V6. E-Just din yun, V-Netphone V6. O yun, mas matreble talaga yung tunog nun. Kumbaga manipis. Eto, yung pangalawa namin binili, yung Q7. Yan, maganda yung ano ng tunog nun. Medyo ma-bass siya. Mas malaki yung tunog, mas malalim. So itong Q2, ngayon pala na yung magagamit. So, yun yung napansin ko, mas matreble siya ng konti sa compared sa Q7. Pero okay yung audio niyan, linaw. Diba, Vee, malinaw na? Kamusta yung audio? May nina ako yung volume ng kanya. Try mo lang mabilis. Okay din, no? Malinaw din. Pero feeling ko mas okay ito sa high speed kasi kung mas matreble siya, mas madidinig mo. Kaya maganda yung audio quality. Sabagay, sa Q7, parang medyo pag high speed, sobrang tinataim ang katitingan. Ah, ito, pwede mo kasi itodo eh. Mas maganda kasi yung sa high speed yung ano, mas matreble ng konti. Kanya kasi parang nagka-cut through yun sa ano eh, sa background noise. Lalo pag malakas ang hangin. Alam mo, try natin na mabilis. Pero wag dito kasi bawal dito magmabilis eh. Siguro sa labas. 60-60 lang dito ang tangpo. Yun, tapos yung sa paddings niya. Or yung sa ano, yung sa... Wag dito. Yung earphones niya na may foam. Parang medyo nanibago ako, medyo masikip kasi eh. Pero malalim na tong ano nito ah. Speaker pa kasi itong helmet ko. So magdedepende yan sa helmet nyo. Yung kay OBR, hindi ko kinabit yung ano, yung headset nun kasi nga makapal yung padding. Mababaw kasi yung speaker pocket nung helmet ni OBR LS2 na ano, rapid. So di siya obra kasi eh, baka sobrang sikip na nun, baka hindi nyo maisot. Though okay lang naman siguro kung tanggalin nyo yung mismong ano, foam padding nung ano, nung speakers. Pwede rin naman yun kung bawa, hindi talaga obra sa helmet nyo. Walang speaker cutout, speaker pockets. Eh, pwede nyo sigurong tanggalin. Kaya nyo, yung kay OBR, meron naman kasi nung isa eh. Yung luma, yun lang ginamit ko. Yung compatible siya. So, pati yung mounting nung Q7 at ano, Q2, pares lang din. Same lang sila ng ano, itsura eh. Yung mounting niya. Pati yung kabitan sa mismong intercom. Kaya, pwede mo siyang pagpalit-palitin. Kaya nga lang yung ano niya, sila lang talagang dalawa yung pwede magka-connect. Yan yung kagaya ng sabi ko, pwede mo siya i-connect sa ibang intercom. So siguro sa E-Just lang kasi doon ko lang naman na-try eh. Hindi ko pa sigurado kung pwede siyang gumana sa ibang intercom, baka ibang brand. O yun, tapos ang gagawin mo na lang talaga, i-pairing mo ulit. Tapos diba, magagamitin mo ulit ito. Tapos yung kapartner niya talaga, yun, i-pair mo lang ulit. Medyo hassle, no? Pero okay lang din kung dalawa lang yung helmet nyo. Or pwede kung apat ang helmet nyo. Bumili na lang kayo ng extra set ng
headset niya. Nakakabili naman eh. Meron pala din sila sa Shopee, na sa Shopee Mall. Yan, i-confirm ko lang kung sa kanila talaga 'yon. Pero nasa Shopee Mall eh. Ayun, ililink ko na lang sa din sa description yung mga nakita ko na ano, yung mga accessories niya, yan yung headset. Actually, meron ba tong remote eh, pwede nyo ring bilihin. Pero feeling ko okay na 'to. Para sa akin, ha? Para sa akin lang. Pero depende sa inyo. Yan, dito tayo sa Nahing Pilipino. Tetestingin natin yung ano, range nito. Nakalagay kasi dito is 800 meters eh. Yung price pala nito nasa 1,919 ba? Sa Shopee, nakita ko ha. Diba, sa website nila magkano? 1,500 lang? 1,500? Or depende sa exchange rate. Ah, depende. Oo. Kasi pwede nyo itong orderin sa ano eh, sa website mismo ng EJAS. So, ililink ko na lang din yung link kung paano nyo siya ma-order sa website mismo. Kung gusto nyo. Kasi meron din naman kasi sa Shopee eh. Tapos parang kalukokan lang yung ano, location. Shopee Mall siya. Pero mura na to sa ano, sa presyo niya. Yung Ryu 7 kasi medyo mas mahal ng konti. And check yun na lang yung pricing, pero around dun yung price range niya. And testin natin yung ano, yung range test nito. Ito na lang. Hindi po tayo dun sa may tulay, mahirap pala mag range test dito, masyado malapit. Doon natin itetest sa tulay kasi dire-diretso yun eh. Saka madaming ano, building. Interference. Ah, madami interference dito ng building. Testin natin yung range niya. Pero kung sakali naman, di ba, ayan, kailang ng OBR nyo, hindi siya nagmomotor ng separate, okay lang yan. Hindi na kailangan, ano. Malakas naman yung signal talaga eh. Ito, para lang matesting natin, di ba, para sa kayo nagra-ride, oh, may kasama kang rider. Oh, mag-asawa kayo na, ano, nagmomotor. Ah, syempre, kailangan, maalam nyo yung distance. Pero meron nyo naman yan, magpuputol-putol kasi yan kapag ano na, nawawala yung ano niya, signal niya. Pag nag-out of range na. Yan, punta tayong tulay, tapos natin testingin yung range test. Matetesting din natin dito yung wind noise, no? Pwede rin. Oo, oh, mabilis. Oo, bibilisan natin yung takbo. So dito, wala naman dito yung ano. U-turn lang tayo. U-turn. At magalagala dito sa Clark, no? Ma-press ko. Ito yung Clark Speedway, yun. Ay, ligo na tayo dito. Yung tulay eh. Yung kabila kasing tulay, sarado pa eh. Kasi ginagawa pa yun dun sa may kabila, diretso at ang tarlak yun eh. Yan, iwan ko si OBR dito, somewhere dito. Laksan mo muna para ma-check mo kung mabilis. Ha? Kung mabilis doon. Ah, kung malakas yung tunog? Oo, pag mabilis. Upo tayo ng 90, 80, ganun. Oo. May pinturahan, no? Tinigma ko. Oo. Malakas pa siya. Mas dinig kita, no? Oo. Oo, yeah, mas dinig. Hindi pa nakatodo to. Tinigma ko. Oo. Takbo tayo ng 90. Malinaw siya, okay siya sa high speed. Bawa kung nahihina kayo, pwede na may todo yung volume eh. Mag range test naman tayo. Natin kung hanggang saan yung abot. Dandan lang ang takbo. Ano si OBR? I-picture. Halita ka nga. Hello. Open mo, try mo di open yung antenna siguro. Oh, baka lumakas yung signal. Eh. Ewan ko. 0.1 pa lang, ah. Serious yan? Ah, 0.1. Ba't ganun? Masyado malayo yun. Iwanan mo na ako. Yung 800. 0.1 pa lang, ah. 0.2. 0.2, nag-chachapi na, eh.
Oh, 0.2. Tingnan na yung magde-disconnect. Hello? Narinig mo ba ako? Yeah, medyo nawala na. 0.3. Hello? Hello? Wala na. Ah, na-disconnect na. So, 0.2, 0.3. So, malayo na rin, oh. Natingnan natin kung saan siya magkoconnect. Hello. Ayan, dito. Medyo choppy yung signal. Pero dinig pa. Kasi tulit natin. Dinig mo ako? Oo. Ilang meters yun? Oo, malinaw pa rin, no? Pag nakatigil. Ata gumagalaw lang. Oo, yan dyan ka lang. Tingnan natin kung ilan. Yung distance. Reset ko ulit yung trip A. Yan ka lang, ha? Yan ka na? Ang lapit lang, walang 800 meters. Ito ko lagay, 800 meters ang distance. Wala. Baka mali lang ako. Double check ko na lang. 0.2. 200 meters 200 lang. Meters lang ang range nito. Baka yung Q7 yung ano, no? I-check mo yung 800 nga. Mali-mali ko. Yan, double check ko na lang. Yan, tapos na mag-picture si OBR. Ayun, 200 meters yung ano, yung range niya. Pero ang layo nun, oh. Layo nun. Yung 200 meters. Yung sa isa kasi, yung Q7 tsaka V6. Hindi naman namin na-test yung range, eh. At pero double check ko na lang sa, ano, sa website nila. Ilan ba talaga? Baka 200 lang talaga. 0.2 kilometers, 200 meters. Tama ba talaga 'yon? Oo. Baka nakakako na mamali lang ng ano, eh. 1 kilometer o 1000 meters. 1000 meters na. Ah, the 800 meters is 0.8 na. Weird. Hindi tayo dumaan. Idaan dito, eh. Ipapunta sa may isa kabilang Sakobya. Sakobya Bridge. Pero ang ganda ng audio niya, no? Maganda yung audio, Navi. Malinaw. Okay naman. Okay na ako yung medyo matrebol ng konti. Mas magkakaintindihan talaga kayo. Kamabilis ang takbo. Ang try natin dito. Hello, can you hear me? Tinig mo pa ako, B? Ha? Tinig mo pa ako? Oo. Oh, yan. Kahit mabilis yung takbo, tinig pa rin ako ni OBR. Natakbo tayo na 100. Hello, tinig mo pa ako? Oo. Oh, yan. May malakas pa. Hindi pa nakatodo. Hindi pa nakatodo yung ano, volume. Yan, nagkakarinigan pa rin kami, di ba? Mas malinaw, no? Pagka tinodo nyo, ayun, mas malinaw pa. Mas malinaw pa yung tunog niya. Sa Q7. Okay na, okay. Sa Q7, hindi tayo napakaintindihan. Kahit nakatodo? Sa V6, oo. Pero sa Q7. Tsaka yung naranasan namin issue sa Q7, yung interference, mas madala siyang maka, ano, eh. Namihina yung volume, tapos lumalakas. Lagi siyang na-apekto na interference. Ewan ko lang ito, ha? Hindi pa namin natetesting, syempre. Iba-ibang lugar kasi, depende sa lugar. Yung maraming radio frequencies, no? Narang apektado siya. Ikot lang kami dito. Pero yun nga, so far, okay na okay itong ano, Q2. Ito na lang muna gamitin namin. Tago ko na lang yung Q7 namin. Salamat ulit kay Ijaz sa pagpapadala nitong ano, dalawang unit ng Q2. Sobrang solid. Tsaka loyal naman kami sa kanila, eh. Dalawa na yung ano namin. Apat na, no, B? Dalawang V6, dalawang Q7. So ito, libre, pinadala na. Ito yung Sakobya. And hindi pa open yan, eh. Wow, may lane yan, ah. Dito tayo dadaan. Yung papunta ng Mabalacat exit, eh.
Clark, no? Tayong quality naman ng EJS talaga, tested na namin. Ano rin yan, water resistant. Actually, yung V6 namin, tsaka yung Q7, kapag naulan, din na namin inaalis eh, di ba, B? Walang tanggalan. Hindi man nasira. Kahit buhos na malakas yung ulan. Siguro, yun lang talaga ilulubog sa tubig. Pag nalubog sa tubig, baka ma-damage na yung loob niyan. Pero yun, hindi namin tinatanggal. Kahit ang lakas ng ulan, hindi man nasira eh. IP65 yung waterproofing niya. Kaya okay na okay, yung quality okay na okay din. Charging time, 3 hours yata, ganun. Tapos yung battery, ano niya, kung gaano katagal malobat, napakatagal. Parang 20 plus hours, no? Kung accumulated na mga ride nyo, kasi hindi ka naman magra-ride ng 20 hours na dire-diretso eh. Pero yun, yung matagal siyang malobat talaga, since sobrang tagal. Kaya okay na okay gamitin. Tapos ang maganda dito sa Q2 tsaka yung Q7, meron siyang indicator nga na kung malalobat ka na. Dito tayo, no? Okay, dito. Ito yung rotonda, yun. Ikot kami sa rotonda. Yan yung airport. Okay, ito yung pa-airport. Bago. Ay, ikot tayo. Dito tayo. Nakag na. Dito. Nalabas nito, mabalakat eh. Yan, mabalakat gate. Yan, meron din pala silang giveaway si Jazz. So, lagay ko na lang sa description yung para ma... kung paano yung steps. Hindi ko pa rin kasi alam eh. Pero binanggit kasi sa akin nung kausap namin, si Miss Rayla. Meron na silang giveaway this weekend. So, upload ko na rin agad tong vlog nito. Edit ko na lang, tapos upload ko na to. Sa Friday. Araw ngayon, Wednesday. Wednesday na ngayon. Lagay ko na lang yung ano, kung gusto nyo sumali din sa giveaway nila. Ayun, lagay ko rin yung link sa description nitong EJS Q2. Tsaka pati yung mga ginamit namin dati. Yung mga intercom namin. Q7, V6, lagay ko lahat. So, link ng paano makabili sa website nila. Tapos yung sa Shopee, meron din naman sa Shopee Philippines. Kaya lang, dito ko na tapusin yung vlog. Alright mga bro, ride safe!